Dahil sa angharang na ito ay isa pa ding misteryo para sa akin at hindi ako makapasok dito, mukhang aabutin ako ng mahabang panahon upang matapos ang libro na ito. At biglang nagliwanag sa paligid, si Don Prix ay napunta sa kanlurang bahagi ng Dark Continent at ang libro ay napunta sa kilalang mundo. Si Don Prix, na binansagang matagumpay na hunter, ay nalaman na ang mga sinaunang tao ay naninirahan sa isang napakalaking kontinente na tinatawag na Dark Continent at nagawa niyang gulagarin ito 300 taon na ang nakakalipas. Sa una niyang paglalayag, siya ay napunta sa timog silangan ng baybayin ng Lake Mobius at nakaharap ang Hellbell, isang higanteng ahas na may napakataas na rate ng pagkamatay. Binabantayan ng Hellbell ang likas-yaman ng Dark Continent, ang Nitorize. Dahil sa kakaibang abilidad ni Don Prix, nakakuha siya ng Nitorize na hindi man lang nararamdaman ng Hellbell. 5 taon pa ang lumipas, si Don Prix ay nagpa siyang bumalik sa Known World, sakay ng panghimpapawid na nilalang ng Dark Continent upang magtayo ng Hunter Association upang galugarin din ng mga hunters ang Dark Continent. At 1 taon lang din ay kaagad siyang nagbitiw bilang chairman nito upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa pagbalik ni Don Prix sa Dark Continent, siya ay nagpa siyang tumungo sa ilagang silangan ng baybayin ng Lake Mobius. Dito niya nadaanan ang isla na tinatawag na New Continent sa pagitan ng Untamed Waters at Dark Waters. At ang New Continent ay kinokontrol ng mga angkan ng mga magical beasts sa Dark Continent na tinatawag na Gatekeeper. Ang pagiging malapit at mabuti sa mga hayop ni Don Prix ay nagbigay daan upang mapadali ang paghatol sa kanya ng mga ito. Si Don Prix ay madaling nakapasa sa mga gatekeeper upang mabigyan ng isang gabay na isa ding magical beast na magdadala sa kanya sa ilagang silangan ng Dark Continent. At dito niya nakita ang mga pup na kumokontrol sa mga sinaunang tao na mga biktima nito. Dahil sa lakas ng mga pup at sa dami nito, hindi na ito nagpatuloy upang kuhain ang binabantayang likas-yaman ng mga ito, ang Unmanrak. At sa kanyang pagduklas pa, nasaksihan ni Don Prix ang nanganganib ng maubos na mga Brion na nagbabantay sa sirang lungsod ng Labritin City upang makasabay sa mga nilalang ng Dark Continent. Siya ay nagsanay ng 1 taon at sinubukan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa dambuhalang puno na lumampas na sa atmosfera. Napansin din niya ang harang sa kanlurang bahagi ng Dark Continent at siya ay nagpasyang magtungo sa timog na bahagi upang matiyak kung ang harang ay konektado dito. Sa kanyang paglapag sa timog na bahagi ng Dark Continent, siya ay sinalubong ng mga ay at nasaksihan ni Don Prix ang iba pang nilalang na may sumpang sakit na tinatawag niyang Sobidisis na napagaling niya sa tulong ng mga ay at likas yaman na makuha sa pugad ng mga ito. At matapos mapagaling ni Don Prix ang ilang biktima ng Sobidisis, sa mga sumunod na araw ay hinanap niya ang dimensional na harang sa kanlurang bahagi ng Dark Continent. Ngunit bigo siyang makapasok dito. Lingid sa kanyang kaalaman ay minamatsyagan siya ng mga ay. Lumapit kay Don Prix ang mga ay na nilalang at tila gusto kunin ang kanyang libro. Ang libro kung saan isinusulat niya ang kanyang paglalakbay sa madilim na kontinente na agad namang binigay ni Don Prix. Sinabi ni Don Prix sa mga ay na ninais kong galugarin ang lupain kung saan nga ba nagmula ang sangkatauhan, at ang libro na iyan ang kanilang magiging gabay. Ngunit dahil sa angharang na ito ay isa pa ding misteryo para sa akin at hindi ako makapasok dito, mukhang aabutin ako ng mahabang panahon upang matapos ang libro na ito. At biglang nagliwanag sa paligid, si Don Prix ay napunta sa kanlurang bahagi ng Dark Continent at ang libro ay napunta sa kilalang mundo. At dito ay napag-alaman na ni Don Prix na kaya makapagpatupad ng mga kahilingan ng mga ay na may kalakip na mga kondisyon na gawang makapag-teleportasyon ni Don Prix sa kanlurang bahagi ng Dark Continent. Samantalang ang kanyang libro ay sa tingin niya ay napunta sa kilalang mundo o Known World. Ngunit ang silangang bahagi pa lamang ang kanyang naisulat dito. Naniniwala siya na may matagumpay na susunod sa kanyang mga bakas upang galugarin din ang Dark Continent, at sila ay ang mga tinatawag ng mga Hunter. At dyan na muna natin puputulin ang kwento. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.